today's video, mga kapangarap. So ngayon na nga pala ang aming alis papunta ng Canada. So nandito na kami ngayon sa International Airport dito sa Bicol at nagaantay na ng aming pag-alis. At kasama ko pala ang aking anak na 2 years old dahil ayoko nang iwanan siya sa Pilipinas kaya sinama ko na siya papunta ng Canada. Medyo mahirap tong biyahe namin dahil lalo't may kasama akong 2 years old na bata. At kaya nga't ginawa ko, bumili ako ng bike na napafold para hindi ko na siya buhatin at itutulak ko lang para hindi na siya magpabuhat sa akin. Nakagandahan na tong folding bike na to, mga pangarap. Hindi na siya kinikilo sa check-in baggage. Basta nakasakay lang ang anak nyo. So ayun na nga, nakapasok na kami sa loob ng aeroplano. So ganyan pala ang tanawin sa taas kapag ka nasa loob ka ng aeroplano. So ayun nga, nakatulog na rin yung anak ko sa kakaiyak. At andito na nga kami sa Maynila dahil connecting flight kami papunta ng Taiwan bago pumunta ng Vancouver sa Canada. So mag-aantay kami ng 10 a.m. in the morning para sa aming flight papunta ng Taipei dahil mag-layover kami doon ng 10 hours. So ayun na nga, nandito na nga kami sa loob ng aeroplano at China Airline ang sinakyan. So ayun nga, naka-business class pala kami kaya pala ang sarap ng pagkain dito. So ang ginawa ko pala sa anak ko, binilang ko siya ng mga coloring book at mga laruan para may pagkakabisihan siya sa loob ng aeroplano. So malaking tulong ito sa mga magbabiyahe na may kasamang anak para habang nasa loob kayo ng aeroplano, meron siyang ginagawa. A few moments later. So ayun na nga, nandito na kami sa Taiwan Airport. 10 hours kami dito mag-layover bago ang aming flight papunta ng Vancouver. Kaya ang ginawa namin, pasyal-pasyal muna kami ng anak ko sa loob ng airport. So marami palang pasyalan dyan sa loob. At hindi maboboring ang anak nyo dahil meron silang palaruan dyan at marami pang iba. A few moments later. So ayun na nga, tapos na yung 10 hours namin na layover dito sa Taiwan. At papunta na nga kami ngayon sa Canada. Sobrang hirap ng biyahe kapag ka-connecting flight ka. Lalo't may kasama kang 2 years old na bata. Sobrang hirap bumiyahe na may kasama kang bata. Lalo na't sobrang layo ng biyahe. 16 hours ang biyahe papunta ng Canada. So ayun na nga, nandito na kami sa loob ng aeroplano. So naka-business class nga pala ulit kami. Ang yaman, di ba? At umorder na nga ako ng pagkain namin, dalawa ng anak ko. Panalo talaga ang pagkain kapag naka-business class ka. Dahil pwede kang humingi ng coffee pagka gusto mong mag-coffee. At higit sa lahat, hindi maboboring anak mo dahil meron siyang papanoorin sa loob ng aeroplano habang nasa biyahe. A few moments later. At sa wakas, nakarating na kami dito sa Vancouver Airport at tagi-scan kami ng aming mga at passport. At salamat pala sa Diyos dahil hindi ako pinahirapan ng officer sa pagkuha ng working permit ko at ng visitor visa ng anak ko. At lubos pala ako nagpapasalamat sa traveling na hindi ako pinabayaan simula sa umpisa at sa pagdating ko rito sa Canada. So hindi pa pala dito nagtatapos ang lahat dahil kailangan pa naming sumakay ulit ng panibagong eroplano papunta ng Saskatoon, Saskatchewan. Dahil doon nga po ang aming destinasyon ng aming anak dahil andoon ang aking asawa. At nakatulog na nga ang aking anak sa sobrang pagod niya sa biyahe. So habang nasa loob nga ako ng eroplano, tinitignan ko at tinatanong ko ang lugar na aming pupuntahan. Grabe, sobrang lamig pala dito talaga. At wala kang makikita na kahit na anumang puno dahil natatabunan ng yelo. Ayun na nga, lalapag na ang eroplano na aming sinasakyan. At excited na ako na makita ang aking asawa. Kasama-sama kaming tatlo dito sa Canada. A few moments later. pagod na, kawawa naman. Ayun nga, salamat sa Diyos at nakarating na rin kami dito sa Canada. Grabe, hindi na ako uulit na bumiyahe na may kasamang bata. Kaya tahantayin ko siya na lumaki sa kami uuwi ng Pilipinas. So ayun nga, tuwang-tuwa ang aking asawa. Habang kami inantay niya sa entrance. Grabe, sobrang pagod namin ang anak ko sa sobrang layo ng biyahe namin. Simula Bicol, Maynila, Taiwan, Vancouver at saka dito sa Saskatchewan sa lugar na kung saan kami mag-stay. Sobrang layo pero worth it dahil magkakasama na nga kami ng aking pamilya. At wala nang malayo, wala nang LDR na mangyayari. So ayun na nga, picture taking na nga kami ng aking pamilya sa flag ng Canada. At feel na feel nga dahil talagang nakita ko na personal ang snow. At lubos din ako nagpapasalamat kay Pastor at Pastora Norma na nagsundo sa amin sa airport para kami makauwi sa aming titirahan. Salamat sa buhay nila at pinakain pa nga nila kami sa isang restaurant bago nila kami hinatid sa aming titirahan. So napakabuti talaga ng Panginoon at marami siyang ginamit upang kami makarating dito na maayos. Salamat sa Diyos. At hanggang dito na lang ang video ito, mga kapangarap. Salamat sa panonood.